Happy Father's Day, Daddy. Thank you for everything. Happy Father's Day! So, thank you so much for adopting us ever since we were young. Nakita po namin yung adoption certificates. Huwag na po tayong mahiyas. Alam na po namin. Joke lang. Anyways, ayun, Happy Father's Day, Dad. For me naman, thank you for being a great father. Ikaw talaga yung gitna whenever we have arguments. You're the one who tries to like talk to us out and stuff. And then thank you for being a good father for us and for Dante. And ayun nga, when I have my future boyfriend, ganun, I want him to be someone like you as well, na mabait, gentleman, yun, na nagre-reactions. Ayun, ikaw. Thank you for letting me sit. I take that very seriously. It means a lot to me. So with that, we're saying 3, 2, 1. Happy Father's Day. We love you. Para sa akin, gusto kong gawin pagkasama ko yung family ko is kasama silang kumakain. Siyempre yung bonding pagka manunod ng TV or movie. Yun yung pinaka gusto kong ginagawa pagkasama ko yung pamilya ko. Kapag may time ako, lalo na pagka day off ko, binibigyan ko talaga sila ng oras. Nakikipaglaro ako sa kanila, kumakain kami sa labas, minsan nagmumol kami. Naalala ko kasi nung mga bata sila, masaya na kami nakakain sa McDonald's. Then siyempre nung nagbinata na sila, nagdadaga, nag-level up na, andyan na namamasyal na kami kung saan-saan, especially sa beach. Pero hindi ko malilimutan na gustong-gusto kong gawin pag kasama ko sila, yung nasa bahay lang, luto. Then, nagbibidyo ako kami. Ako talahanap nila ng kanta. At yung kakantahin nila yung favorite na favorite kong kantahin nila. Kaya lang, hindi niya na ulit mangyayari yun dahil malayo na sila sa akin. So, yun yung mga nami-miss ko at gustong-gusto kong gawin. Magkakasama ko pa. Yung magkakasama lang kami, malaking bagay na. Totoo lang, siyempre, mahirap. Pero madaling sabihin na tatay ka, ama ka. Pero yung pagiging tatay, medyo kailangan malawak yung isip mo para magampanan mo yung pagiging isang tatay. Kasi andyan lahat yung, siyempre, problema. Marami ka may encounter, hindi lang naman sa trabaho mo. Ganun din sa pamilya, siyempre, lahat yan eh. May mga kanya-kanyang bagay na ibibigay sa'yo ang problem para masolve mo. Pero sa madaling salita, mahirap talaga maging isa. Mahirap. Mahirap maging isang magulang. Lalo na pag may gusto ang mga anak mo at hindi mo agad maibigay. Ang pagiging isang ama ay hindi ko masabing madali. Hindi ko masabing mahirap. Physically, at ng hirap, inabot ko tungkol sa mga
anak ko. Andiyan na magtrabaho ako na 16 hours para lang may pantuition yung mga anak ko. Andiyan din na maglalakad ako na napakalayo, makatipid sa pamasahe sa tricycle. May bili lang na isang box na gatas yung anak ko. Kasi walang-wala kami yung mga time na yun. Pero lahat naman ang hirap sa trabaho. Lahat ang hirap sa katawan. Lahat yun nawawala. Makita mo lang nakamitin yung mga anak mo at nasatisfy ko sa mga ginawa mo. Pero isa sa sasabi kong mahirap na tumatanim talaga sa puso ng isang ama tulad ko ay yung emotional stress ng pagpapalaki ng mga bata, lalo na nung time na teenager na sila, na natututo ng gabi umuwi. Yung isang oras, dalawang oras na paghihintay mo sa gabi na wala pa sila, parang isang taon yun, na lahat na lang ng pwedeng tawagan, i-text, kahanap sa kanila, gagawin mo. Tapos nag-iinsayo ka na sasabihin, kagagalitan sila pag uwi, pahihintay mo. Kung sandaang beses pinipractice mo na umanda siya pagdating niya. Pero pagsalubong mo naman, pagpasok ng pinto, wala ka namang kayang sabihin, anak, kumain ka na ba? Lahat ng iniinsayo mong galit, nawala na. So yun lang yung pinaka sa akin. Yun ang mahirap sa pagiging ama. Gusto mong pasanin lahat ng hirap ng anak mo. At akala ko nga, ngayong stable na si Dami, mga trabaho na din, akala ko tapos na yung responsibilities ko. Pero hindi. Ito yung makikita ko sila na, lalo yung anak kong lalaki, pag may gagawin ng trabaho na ginagawa ng isang ama, parang gusto ko sabihin, umupo ka na lang, ako na lang. Yung pa din, parang nandun pa din yung pag-guide sa kanila. Then, kung paano ipi-plans yung future nila sa mga anak nila. Hindi ganun kadali kasi akala ko nga makakapokus na ako sa sarili ko, pero hindi eh. Ano pa din yung pagiging ama kahit nasabihin mo yung mga anak na sila. Gusto ko pa din ako pumasa ng hirap. May time nga na yun. Sinasadya ko na example, alam ko walang pera. Ako na magpapagasolina ng kotse niya. Yung mga ganun. Na gusto ko, ako pa din ang mahirapan. Huwag sila. Yun ang pagiging. Hindi ko masabing hirap eh. Kasi kakambal na siguro ng isang ama yung ganun. Minsan nga, nagbigay ako ng retreat sa mga estudyante ko dati. Napokus ako sa ano? Napokus ako sa pagsasalita tungkol sa isang mga. Nasabi ko, tingnan nyo yung mga cellphone nyo, tingnan yung gamit nyo, tingnan yung mga kasuportan nyo. Puro bago. Pero tingnan mo ang iyong ama. Dadalwa o tatatlo pads niya. Ang sapatos niya, butas-butas na, medyas niya, hindi bumibili ng bago. May bili lang kayo ng mga gusto niyong gamit. Sana naman, paminsan-minsan, maalala niyo ang inyong ama. Yun ang pagiging ama. Ganong kabigat at ganong kasaya naman. Siguro hindi ako ganun ka-optimistic kasi ang lagi ko lang iniiday ko siguro is yung huwag lang magkasakit para sa sarili ko, ganun din sa mga pamilya. At this yun lang yung siguro lagi ko talaga iniiday. Matatagal ko yung ganun ka-optimistic. Sa material na bagay, wala talaga. Sa trabaho, gusto ko lang magawa ko yung part ko. Siguro sa family ko, huwag lang silang magkakasakit. At higit sa lahat, lumaki yung mga anak ko na may takot sa Diyos. Sa mga gusto kong matanggap ni Father's Day,
hindi kasi ako mahilig sa mga material gift ever since. Alam na mga anak ko yan, alam na mga pamilya ko. Yung ano, actually wala akong gustong gift sa Father's Day. Siguro lifetime wish ko na maulit na magkakasama kami. Nasa bahay lang, naghaharunan, nagbibidyoke. Hopefully, magkatotoo pa yun, lalo na sa panahon ngayon, may mga anak sila. Yung isa malayo sa akin. Hopefully, maybe kahit nga online, pwede na eh. Pero material gift, honestly, wala na akong matanggap. Yun lang, makita ko lang sila na maayos. That's the perfect gift sa akin. Yun lang.